a Jesus-filled Friday morning to each and every one of us. So, alam po ba ninyo? Ito pong sasabihin ko po sa inyo o ito pong i-share ko po sa inyo ay napakalakas po ng revelation sa akin. Sobra. Nag-uumapaw as in talagang nag-uumpuka na hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Pero I prayed before proceeding to record or to push that record button. Nag-pray muna ako sa Panginoon. Gusto ko, Lord, sabi ko, maiparating ko yung mga gusto mong maiparating. Regarding sa pagiging, untouchables namin. Because of you, Lord Jesus, sabi ko. You know what? Untouchables po ang mga naglagak ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Tayo po yun! Woo! Thank you, Jesus! Hallelujah! Thank you, Jesus! So, makikita po natin dito yung katotohanan na, ay, bakit ba ako nag-alala? Ay, bakit ba ako nag-isip ng negatibo? Ay, bakit ba ako natatakot? Eh, ganun naman pala ang aking totoong katayuan. At ganun naman pala kung gaano ko hinahawakan at iniingatan ni Jesus. Marirealize niyo po yan matapos ko pong i-present according sa biyaya ng Panginoon ang message na ito. Umpisahan na po natin. Matatagpuan po ito sa Revelation chapter 3 verse 8. Isang verse lang. Pahayag kapitulo 3 talata 8. English po yung nandito. Tinignan ko po, ginamay ko, hinimay-himay ko po yung mga talata. Pinag-compare-compare ko po kanina kasi may mga naka-download ako sa cellphone ng mga Bibles. And ito pong NLT ang nakita kong pinaka-the best pagdating po sa verse na ito. Gawa ng matagal ko na pong napatunayan ang kapangyarihan ng verse na ito using the NLT. Kasi may mga pinagdaanan ako sa buhay. Kami dati sa buhay, nung araw, siguro mga 13 o 12 years ago, itong ibinigay ng Panginoon sa amin. NLT version. So, i-share ko po sa inyo yung nasa NLT. Humawak na po kayo. Napaka-importante ng mensaheng ito. I know all the things you do. Okay. Gagamayin natin, mamaya ihimayin natin isa-isa yan. I know all the things you do and I have opened a door for you that no one can close. Yes, Jesus will have a door opened para sa atin at sabi niya rito that no one can close. Sabi pa niya rito, you have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Oops, parang sariling gawa. Himay-himayin po natin isa-isa. Okay? Umpisan po natin, anong unang sinabi? I know all the things you do. Okay, si Jesus ay all-knowing. Kung may mga ballpen kayo, sulat nyo. Point number one, Jesus Christ, the God of gods, is the all-knowing God. He is the great I am. Okay? He is the great Jehovah. He is the great Yahweh in the Old Testament. And He is our best friend. He is our Lord and Savior in the New Covenant. Hallelujah. Talagang wow. Jesus knows all the things we do. Itong sabi niya dito susunod, ito po ang pinaka keyword po rito. And I have opened a door for you that no one can close. Nagbukas ang Panginoon sa atin ng isang door na walang makapagtratrangka o walang makapagsasara. Makinig pong mabuti. Sa buhay na ito natin, kahit pasabihin mga mananampalataya na tayo, merong mga bagay na nagpapadown sa atin.
Maybe isa itong plano na talagang inaantabayanan mo na mangyari sa buhay mo. And yet, dumating yung araw na yon, hindi nangyari. Amen? Alam mo, katugunan doon, meron pang mas magandang plano si Jesus para sa'yo. Problema nga lang, inuunahan natin siya. Sulat niyo po yan, inuunahan natin siya. Very important. Okay. Pero, ito na pong sasabihin ko sa inyo. Pag yung plano na ni Jesus ang mangyayari, or should I say, nangyayari sa ating buhay, makinig mabuti. Ito yung pintuan na binuksan niya sa atin na walang makapagsasara. Amen? Bigay natin yung opposite naman. May mga kinatatakutan tayong bagay nung nakaraan na itinapon na ni Jesus sa nakaraan at sinarahaduhan niya na yon. Wala na makapagbubukas noon para bumalik sa atin. Ulitin ko, yung mga pangit na nakaraan na kinatatakutan natin, itinapon na ni Jesus doon sa lawa ng apoy at kailanman hindi na yon babalik sa atin. Yun ang sinarahan ni Jesus. Pero yung mga blessings, pagpapala, magandang plano sa hinaharap ng buhay natin, yan ang binuksan ni Jesus. Hindi lang windows ang binuksan ni Jesus. Pati doors. Tandaan nyo. And I have opened a door for you that no one can close. Tandaan nyo po yan. Kaya kung ang plano ni Jesus ay talagang yon para sa'yo, walang makakahadlang yan. Not even you can stop what the Lord has in store for you. Okay? Talagang grabe, nag-uumapaw ang ano. Revelation, sobra. Ito naman ang maganda. Tingnan nyo. You have little strength, yet you obeyed my word and did not deny me. Makinig pong mabuti, alam ni Jesus ang mga kahinaan natin. At alam din niya kung kailan ka mahina at kung kailan ka malakas. Pero ang sabi niya, yet you obeyed my word and did not deny me. Yung pag-obey natin sa New Covenant, hindi po yun umu-obey tayo kasi para pagpalain tayo. Sa New Covenant, we obey because we are already blessed. Na una, yung blessing bago ang obey. Okay? Siyempre, walang makapag-deny kay Jesus. Sino bang mga Kristiyano mag-deny kay Jesus? Amen? And did not deny me. Of course, we will never deny the Lord and Master, God of Gods of our lives, Jesus Christ. Pwede ko po ba kayong tanungin, ano po ba ang mas nauna? Ha? Blessing? Blessing po ba ang nauuna? O yung pagsunod? Kasi sabi ng iba, sumunod ka para i-bless ka. Ano po ba ang sagot ninyo? Meron po sa Bible, si Jesus, sabi niya kay Pedro, Pedro, can I borrow your boat? Yes, Master, with all my heart. Gamitin po ninyo. Sabi ni Jesus, o sige, pero iurong mo banda roon sa medyo malayo ng konti. Alam niyo kung bakit niya pinaurong yung boat? Alam niyo po kung bakit? Kasi yung kanyang echo, yun ang igaganon ng waves. Idadalin ng waves yung echo ng boses ni Jesus sa mga tao. Jesus is the creator of the universe. Kaya alam niya ang ginagawa niya. So, hiniram ni Jesus yung bangka ni Pedro, di ba? Tapos, nung hiniram niya yung bangka ni Pedro, ano nangyari? Ha? Siya ay nangaral. Pero pagkatapos hiramin ng Panginoong Jesus yung bangka ni Pedro, sabi ni Jesus sa kanya, sige, maghulog ka ng mga lambat mo dito, sa side na ito. Sabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, magdamag po kaming nagano. Anong tawag dito? Nangisda, Lord. Wala po, Lord, kaming nahuli. Sabi ni Jesus, sige, hulog mo lang. Pagkatapos nun,
hinulog niya, and then nung inaangat niya, hindi niya na maangat dahil punong-puno ng isda. Yun ang blessing. Binigay ni Jesus yung blessing. Nung nakita ni Pedro na si Jesus ay blinesh siya ni Jesus, natauhan si Pedro, Lord, depart from me. Hindi po ako karapat-dapat. I am not worthy. Nalapitan mo. Then sinabi ng Panginoong Jesus, from now on, Pedro, tao na ang huhuliin mo. Ibig sabihin, from now on, share mo ang grace ni Jesus. Share mo ang grace ko sa mga tao. Yan ang sabi ni Jesus sa kanya. So ano mas nauna, blessing o yung pagsunod niya, or should I say, yung pagkakilala niya kay Lord? Di ba blessing muna? Bless muna niya, and then nag-obey siya sa gustong pagawa ng Panginoon sa kanya. I-bless ka muna ni Lord. Maniwala ka. Bago yung mga bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Under the new covenant, ang pinapagawa lang sa atin, isa lang, to share the good news of the Lord Jesus. No more, no less. Kaya napaka ingat ko po na sinasabi rito, kay Jesus lang po tayo magpapagamit. Huwag tayong magpapauto doon sa pwedeng nang gagamit sa atin. Hindi na po ako magsasalita, alam niyo na pong ibig ko sabihin. Pero ang point ko po rito is this, di po ba? Kung i-bless ka ni Jesus, walang makakapagtanggal ng blessing na yan sa'yo. Binigay yan ni Jesus sa'yo, yun ka. Amen? So, pag meron ka pang hiniling in the past na hindi naman po natupad, kasi merong mas magandang plans si Jesus sa iyong buhay. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating pong channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell so that YouTube will inform you kung kailan kami merong mga bagong videos dito sa channel na ito. Okay? And don't forget to comment, you know? And nawa yung comment po ninyo ay yung ayon sa inyong revelation, ayon sa mga narinig nyo sa video na ito. Very welcome po kayong magkaroon ng magandang salitaan dito regarding sa kung paano natin mabibigyan ng glory si Jesus. Alam po naman po bilang mga anak ng Diyos, magaganda ng mga puso natin. Kaya hindi tayo magko-comment ng mga bad words, mga pangit. Ano po? So salamat po sa inyong pakinig. Napakagandang araw po ngayon ito. Dahil lahat ng binuksan ni Jesus, wala makapagsasara. At lahat ng sinara ni Jesus, wala makapagbubukas. Thank you. And Jesus truly loves us all.